Nasa ating buli niya ngayon si Ginoong Roldan S. Dicul, ang local officer po ng Batanes PDRRMO tungkol po naman po sa pagtama ni Leon nito pong weekend sa kanila pong bayan. Maganda umaga po sa inyo, Sir Roldan. Hello sir, good morning po. Good morning po. Apo, good morning. Apo. Can you hear me loud and clear, sir? Yes, sir. Apo, kumusta po so far po after Leon? Meron na ho ba kayong assessment sa damage po nito, particularly po sa mga kabahayan dyan at infrastructure? Sa ngayon po, medyo kinukompleto natin yung assessment natin sa damages. Pero since halos na damage na rin po ng yung aming bayan, medyo minimal na siya. Pero sa infrastructure, baka nadagdagan ho dahil sa lalaki ng mga alon na siyang sumira din sa mga kakalsadahan natin. Pero yung mga bahay, minadagdagan ho ng mga partially damaged po tsaka isang totally damaged po. Mm-hmm. Pero sir, yun daw hong simbahan dyan, isa po sa mga ano ninyo, no? Iniingatan na bahagi po ng kasaysayan po ng lalawigan, nasira din? Yes po, yung simbahan ng Itbayat, nasira na po yung dati, kaya lang nung bagyong Leon po ay bumigay na po yung mismong pinaka-facade niya dahil wala na rin pong bubong yon, so bumigay na po at nag-collapse na po siya. Mm-hmm. Ito ho ba'y mapapagawa pa po ninyo? Paano ho ba ang ugnayan dyan considering po na ito po'y isang privado pong struktura? Alam ko nakipag-ugnay na po sa National Heritage po na dahil enlisted na po siya, so we are working closely with the heritage kung ano po ang pwedeng magawa doon para at least ma-restore man lang o maibalik man yung simbahan na yon. Mm-hmm. But for now, hindi pa po malinaw kung kailan, so we're still waiting for advice po doon. Opo. Sa ngayon po, sir, meron ho ba kayong listahan ng casualties kung meron man o wala po talaga dito po sa pagdaplisan nyo ni Leon? So far, wala naman pong reported na injury and casualty, wala po. So, more on infrastructure po tsaka sa mga properties lang po. Opo. Yung pong mga poste po ng kuryente sa inyong lugar, kumusta po sir? After Julian, kung saan po nagbaksakan po ang mga poste at naitayo yung iba, kumusta po so far ngayon? Sa ngayon, matapos na po ng aming batanel ko na ma-restore ang mga power sa bawat munisipyo dahil halos matapos na sila nung time ng bagyong Julian, then dumating naman ito. So mga minor na lang po ang mga damages po na incur ng ating kuryente. So more or less po, halos patapos na po sila sa pag-restore. Opo, pero ngayon po wala pa rin kuryente sa lugar? Meron na po. Meron na ho ba? Meron na po. Konti na lang po yung mga hindi pa na-restore. Okay. So dito po sa inyo pong, di ba ang inyo pong bayan dyan ay anim? Apo. So far po, lahat ng bayan po talaga meron ng kuryente? Yes po. Halos lahat po ng bayan. May mga ilan-ilan na lang po yung mga ibang barangay, pero halos matapos na rin po sila dahil tuloy-tuloy naman po dahil nandito pa rin po yung grupo ng Kagelco at saka Iselco. Opo. Kumusta po ang servisyo ng cellphone, sir? Sa ngayon po, Globe lang po ang medyo na telco, yung medyo pero weak siya, pero yung smart po intermittent pa rin at hindi pa po fully restored ang data niya. Sila pa ng huli. Yung restore na sila ulit. Opo. Sige po. Ganito sir, di ho ba't nung una po ang concern nyo ay yung pong food packs na kakailanganin po ng constituents kung sakasakali nga po no, na mabuti po hindi po ganun nga kalaki ang pinsala po ni Leon, pero ang binabanggit nga po, nagkukulang kayo sa food packs. Sa ngayon po, as we speak, kumusta po ang supply nito? Dimating po kahapon yung Philippine Coast Guard na barko at nagdala po ng 5,500 family food packs at naibaba na po at nakapreposisyon na po sa mga bawat munisipyo at dito sa ating logistics hub. Meron ho ba kayong ilan po ang kinakalong ng lalawigan at ng mga bayan po ng mga evacuees so far ho ngayon, sir? Come again, sir. Sorry. Opo.
ilan po ang kinakanlong inaalagaan ng mga evacuees ng lalawigan at ng mga bayan po, sir, so far ngayon? Sa ngayon po, wala na pong nasa evacuation center natin. Nagsibalikan na po sa kanilang mga bahay. Mm-hmm. At yung lahat na pati mga nasa outside evac ay nakabalik na rin po sa kanilang bahay. Opo. Ngayon wala po. Opo. Opo. So wala na po kayong mga evacuees ngayon, praise God. Kumusta po ang panahon ngayon dyan? Sa ngayon medyo maulap lang pero may araw at magre-resume na rin siguro ang flights na commercial flights ngayong araw para makauwi na rin po yung maraming stranded na turista dito. Oo. Yung pong bumalahaw dyan na, na Philippine Air Force aircraft, natanggal na ho ba? Sa ngayon po, natanggal na po dyan sa runway kagabi at nasa prone na siya or sa ramp. At tinitingnan ho na maayos kung pwede na siya makaalis today. So, pwede na po, ma-resume na po ang report operations namin ngayong araw. Opo. So, inaasahan po ninyo today, babalik na po ang commercial flights dyan para ho doon sa mga turista? Opo, sir. Opo. Pati din po ang inaasahan din natin ng C-130 para at least ay makapaghatid pa ng iba pang okay. Kailanganin dito. So, hindi pa alam ko ano dali. We're expecting today po. Opo, sige po. And then, sir, yung pong mga turista dati po, ang sabi sa amin ni Governor, mga 100 po ang stranded. Kumusta po ang bilang nila ngayon? Halos ganun pa din kasi kagabi umalis yung Coast Guard. Ay, may mga mangilang-ilan na sumakay turista doon dahil sa gusto nila makauwi na. Mm-hmm. Malamang nasa Sual Pangasinan na po sila siguro. Mm-hmm. Sa ngayon, so nakabalik na po dahil, balik na po, wasa na po, pero marami-rami pa rin po ang naiwan dito. Opo, opo. Sir, ano ho ang advice sa inyo ng NDRRMC, OCD, dito po sa kay Marce? Mukha pong mukhang dadaplis na naman po sa Extreme Northern Luzon. Opo, okay. Kasalugay, nandito pa rin ang OCD ng Region 2 nasa amin dito sa Batanes. So they are going to together ngayon, balik to sila doon. Pero ang advice is maghandahan kami dahil hindi natin masabi kung ano po ang position ni Kuya. So hopefully ay huwag naman sana. Opo, yun nga po. Sana nga po. Kumusta po ang pasok sa eskwela ngayon dyan, sir? Pati po yung mga paaralan ninyo. Ilan po ang damage kung meron man? Meron pong reported pero hindi pa namin nakita kung gaano kalaki. Mga minor na lang po yun dahil halos naubos na ho ng bagyong Julian yung ano. So, yung sa bagyong Leon ay medyo minor na lang po ang mga damages na na-incur ng Leon. So, pero may pasok na po ang mga bata. Ah, meron na pong pasok ngayon ng mga bata today? Opo. Hello. Opo. Sige. So yung pong nasira ni Julia ng mga school buildings, ano po, for repair pa ho iyon, no? Yes po. Ongoing pa rin ang tawag dito pag-assess. Opo. Nagbigay po ulit. So medyo matumpatot na. Opo, opo, opo. Sige po. Gaano karami itong school buildings na nasira, sir? If you remember, please. Medyo marami-rami din po ng mga schools sa Hulyang noon ay naipala nila mga 27 schools. Pero sa ngayon, ilan na lang po yung schools na damage. Kumbaga nadagdag na damage. Opo. Sige po. Nag-session na ho ba ang ano? Kailan po ang session ng sanggunian po ninyo para po dito sa usapin po ng pagdedeklara po ng State of Calamity kung nanaisin po ng inyo pong ano, board? Actually, under State of Calamity pa rin po kami ngayon dahil dun sa Julian? Epekto ng Julian at hanggang ngayon ay State of Calamity pa rin po. Mm-hmm. Ah, opo, opo. Hanggang ngayon po, no? State of Calamity pa rin. Yes, sir. Yes, sir. Magpuan man pa lang siya siguro. I think it's on yata this week. Mag-1 month yung ano namin, State of Calamity. Opo, opo. Ang Calamity Fund po ninyo, kumusta naman? So pa naman, meron naman po, pero siyempre humihingi din kami ng dagdag na pondo kasi para at least po may mas malaki pa kung paano, kahit paano makatulong tayo sa ating mga kababayan.
Opo, opo. Sige po. Salamat po na marami, Sir Roldan, sa inyo pong ibinahagi sa amin na informasyon, sa aming pangungumusta po sa inyong nalawigan, and we sincerely hope and really pray na hindi na ho kayo maapektuhan pa nitong si Marce. Salamat po sa inyo, Ginoong Roldan S. Dicul, ang pinuno po ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.